Ano nga ba ang dapat nating isipin sa araw na ito? Ika nga ng isang Aleman na Makata dati, "Unhappy is the land that needs heroes." Malungkot ang isang bayan na nangangailangan ng mga bayani. Pero paano ba tayo dapat magnilay sa araw na ito bago tayo magpunta ng mga mall o manood ng mga sine o magpakasasa sa ating paboritong streaming platform sa telebisyon? Kausapin po muna natin ang idol nating historiador na si Professor Xiao Chua. Tito Xiao, magandang umaga sa iyo. Makasaysayang umaga. Tito Lord at sa kay DJ Chacha. Opo, si DJ Chacha sumaglit lang sa labas. Tito Xiao, sa araw na ito, again, suki ka namin. Mukhang for the second straight year, kapag dumadating po ang National Heroes Day, meron bang kakaiba sa pagdiriwang, personal mong pagdiriwang sa araw na ito, sa araw na ito? Well, usually kasi noon, no, tayo yung kasama sa mga broadcast pool na nag-a-annotate nung mismong araw ng mga bayani coverage ng government station. So, syempre, hindi na tayo kasama doon ngayon, ano? So, ano lang tayo, mga interview lang muna. And now I'm also writing my dissertation now. Ay, finally. Oo, yung aklat ni Professor Chow long overdue na. Okay. Ano ba normally ang reflections mo sa araw na ito, Tito Xiao? Well, ang nire-reflect ko kasi dyan ay, una, ano yung kabayanihan? Diba? Paano ba nagiging bayani ang isang tao? And, syempre, humuhugot ako sa mga kasulatan ni Seyo Salazar, no, na isang historiador, na linguist din, ano? At sinabi niya na yung bayani ay nagmula sa salitang bagani o yung Austronesian word na wani. So, ano ba yung bagani? Isa siyang warrior nung unang panahon, no? Not necessarily sikat, kasi nagkakaroon tayo ng notion na pagbayani ka, dapat sikat ka. Kasi natutuhan natin ng concept of heroism from our colonizers, sa mga Espanyol, di ba? Sa mga Amerikano, nagturo sa atin tungkol sa Greek mythology, Greek heroes, na dapat napakadakila mo kapag itinuturing kang hero, no? Na kung tutusin, medyo may kaunting kaibahan sa pagturing ng mga Pilipino sa kabayanihan, na kung ikaw ay yung wani kasi, means tumutulong sa kapwa-tao, nagseservisyo sa kapwa mo nang walang inaasahang kapalit. So, yun ang paano ba naging... So, may mga national heroes ka na nag-aalay ng buhay at may mga everyday heroes ka din, everyday na mga bayani, no, na nagbibigay ng serbisyo sa bayan. So, yun yung naiisip ko, na bakit tayo may National Heroes Day? Kasi kailangan, meron tayong halimbawa. Kaya tayo gumagawa ng bayani para magkaroon ng halimbawa sa magandang pamumuhay. So, ngayon, Tito Lord, DJ Chacha, di ba, sa ating mga kapatid, meron ba tayong mga itinuturing na bayani na hindi yun ang ginagawa sa atin, na ini-inspire tayong makipagkapwa-tao o ini-inspire tayo na waratin yung ating kapwa? Diba? Kasi may nakikita ako na parang dinadakila, pero kailangan waratin yung iba. Parang hindi yata ako naniniwalang kabayanihan yun. Mm-hmm. Tito Xiao, paano ba natin dapat tingnan ng lubaw ang isang bayani na sabihin natin may recognized contribution siya sa bayan, pero yeah, flawed siya as a mortal, as a human being? Paano natin win away yung mga bagay na yon? Alam mo ba, kunyari, example, Emilio Aguinaldo, very controversial historical figure na hanggang ngayon, marami pa rin mga issues na pinagtatalunan pa rin ng maraming tao. Well, una sa lahat, ako, yun din yung isang, ito pa, na the reflection on kabayanihan. Sabi ni Mila Guerrero, isang historiador, baka dapat hindi na natin pinag-uusapan yung mga personalidad sa kasaysayan kung bayani ba sila o hindi. Tinitingnan dapat natin yung kanilang kontribusyon. So, alimbawa, si Emilio Aguinaldo, kahit na, di ba, siya nag-utos na patayin si Andres Bonifacio, hindi nyo yan maikakaila, inamin niya yan, di ba? May kontribusyon siya
doon sa maagang pagkakatatag ng republika. So, hindi mo pagtatakpan yung kanyang ginawa. Ganon din si Juan Luna. Siya ay convicted na nakapatay ng tao. O nakapatay ng dalawa, yung kanyang mother-in-law at yung kanyang asawa. No? Pero naabsuelto siya dahil sa crime of passion daw ito. Pero hindi mo yun buburahin kahit na kinikilala mo na may kontribusyon si Juan Luna sa kamalayang Pilipino. So, yun ang titignan natin. Now, again, kung yung bangka nilang flaws ay sobra-sobra naman silang kunwari, may nagawa nga silang maganda, pero sobra-sobra naman yung kanilang pang-aabuso sa kapangyarihan, yun naman yung ano doon. Parang, sandali lang, hindi na humanity ang usapan dyan eh. Abusado ka, tapos dadakilain ka, hindi yata pwede yun. Mm-hmm. Parami pinariringgan yata si Professor Shaw. Oo. Marami. Hindi lang naman isang tao yan. At least inamin niya na. Marami yan. Marami. Professor Shaw. Meron din na, akala natin, traitor, di ba? May ganun siya, nagkamali siya sa decision making, pero may ambag pala siya sa kultura natin. Mm-mm. Diba? Yan, may mga ganyan, na tignan mo na lang yung ambag, tapos tignan mo rin yung pagkakamali nila, kasi doon tayo natututo. Sa pagkakahit yung mga pinariringgan ko, tignan nyo yung magandang ginawa nila at yung pagkakamali nila. Mm-hmm. Para matuto tayo, hindi yung gagawin nyo siyang, siya na yung pinakamabait, the greatest of them all! The best ever! Best blank ever, mga ganyan. The universe! May kasamang kamay pa yan, ha? Oo naman, pag tumataas sa kamay ni Shaw. Teka muna, ba't ka nag-aahit? Nasa na yung salubsob ng pag-ibig? Ang pangit nga eh. Kaso, humaba na kasi. Oo, parang... Mas guwapo, may balbas ako eh. Oo, pero huwag ka magalala, Shaw. Oo, may technique ako pang pakapal niyan. I-PM ko sa iyo kung paano. Oh, hindi natin pwede sabihin dito eh. Baka mga... Okay, may tatanong. Tito Shaw, ang pagigkabayanihan daw ba nag-iiba-iba ang filter after every historical period? Halimbawa, may isang death anniversary kailan lang, no? Na pilit binabago ang pananaw sa kanya. At from the way the troll armies are working, ay hindi ako magugulat kung balang araw maging iba ang pananaw sa kanya. Well, iba na ang pananaw sa kanya ng marami. Kasi totoo din naman yun na every generation will have its own uses. So kumbaga, dati, napakinabangan yung pagkabayani niya, di ba? Nagamit din sa politika. Sa aminin natin yan, di ba? So, ngayon, dahil na-involve sa politika yung memory niya, syempre, yung kalaban ng politika noon, di yayariin din yung memory niya. Diba? So, yun yung nangyari kay Ninoy Aquino. Diba? So, ang ngayon, iba yung pananaw sa kanya ng tao. Ako naman, wala naman akong problema kung mag-iba yung tingin mo batay sa yung paniniwala. Kaso, ang ayoko, yung exaggeration. Diba? Kasi exagerado yung mga claims against him. Parang, bagamat may grain of truth, sinosobra-sobraan. Parang yung kadakilaan din, may grain of truth naman, doon sa kabila, sinosobrahan naman. So, ganun. Actually, maraming ganyan. Maraming mga ganyang, hindi lang naman isa o dalawang, huwag tayong mag-focus lang. Kasaysayan ng Pilipinas, hindi lang naman dalawang pamilya lang eh. Mm-hmm. Ang dami rin yan sa mga lokal. Pati yung mga lokal na bayani, may yun. Mga nalalaman kami na, ay, grabe. May kinilala akong bayani dati at kinikilala pa rin bayani sa isang probinsya, hindi ko na lang babanggitin. Land grabber pala. Ay! No? Clue, sino yan? Land grabber. Pero pinuno ng katipunan yan. Libertador ng isang lalawigan. Ay! Pero land grabber nalaman. Mm-hmm. Oo. Mas bayani pa yung isang Thomasite doon sa lugar niya na inireklamo siya lagi sa mga lumang sulat na land grabber pala ito, gano'n. Mm-hmm. Ang daming inaiambag din ng Thomasite kahit siya ay isang dayuhan. Mm-hmm. Diba? So may mga ganyan pag-iiba. Basta okay lang ibahin ang tingin sa isang tao kung ito ay nakabatay sa bagong datos. Correct. Diba? Pwedeng masira siya, pwedeng mabuo siya, maging mas dakila siya,
Pero, again, dapat batay sa ebidensya. Yan ang kailangan. Yan yung isang tamang paggamit ng term na historical revisionism. Tama, Tito Sao? Opo. Hindi lahat ng historical revisionism ay mali. Oo, kasi yung willful na pagbabago para may agenda ka sa kasaysayan ay historical distortion. Mm-mm. Correct. At ano rin yan, yung ano tawag dito, yung kailangan ding makita dyan, yung contextualization. Correct. Kasi pwedeng, sa panahon ngayon, mali ang pananaw nyo dyan, pero sa panahon na yon, kailangan may context. Bakit niya ba nagawa yun? Diba? Yung ganyang sinasabi mong mali ngayon. Kasi, alalimbawa, wag na tayong mag-mix ng... Yung mga lumaban nung panahon ng diktadura, diba? Kahit dun sa National Democratic Movement o yung tinatawag nila na kaliwa, diba? Ngayon, galit na galit yung maraming tao sa kaliwa. Pero sa matagal na panahon, itinuring ng kabayanihan yung ginawa nila dahil kahit na kaliwa sila, kasama sila doon sa pagpabagsak ng diktadura at pagbabalik ng demokrasya. Diba? Ay ang problema, syempre, dahil sa mga nagdaang panahon, nag-iba yung pananaw, so parang ang nangyayari, kinakancel na yung mga naging bayaning yun. At by the way, kailangan liwanagin na hindi naman lahat na lumaban sa diktadura ay kaliwa. Diba? It doesn't matter din naman. Diba? But yun na nga, dinidemonize kasi yung mga ganoong bagay na lumaban po kalayaan yung mga yon. Ang criteria ko na talaga diyan ay ano yan eh, yung ano ba yung para sa sarili mo ba yung ginawa mo o para sa ibang tao? 'Di ba? Ikaw pagka nag-alay ka ng dugo mo para sa kausa, ano yon, hindi pansarili yon. Hindi ka naman nagnakaw ng napakaraming pondo eh. 'Di ba? Yan ang kailangan makita dyan. But again, tinatanong nyo lang ako, kumakulit kayo, lagi yung Radyo 5, TV 5, lagi akong tinatanong. Nagagalit tuloy yung mga viewers nyo. Wala tayong magagawa. Tinatanong nyo ako, eto opinion. Tito Sao, ayaw na sila, Tito Sao. Relax lang tayo. Oo. Napatubig pa tuloy si Tito Sao. Okay, Tito Sao. Alright. So, okay, maliban sa huwag makinig sa mga chismis-chismis o kung ano ba ang isang paraan maliban sa pagbabasa na makilala ang mga bayani na hindi nabibigyan ng atensyon sa ating kasaysayan? Ang pinakamadali dyan, kahit galit kayo sa akin, manood kayo ng Showtime. Yan! Manood kayo ng Showtime kasi hindi na... Tinakel ko yung mga bayani dyan eh. Yung mga unknown. Diba? 640 yan ah. Mm-hmm. Pero eto ah. Pagkatapos yung manood na Showtime, magiging curious kayo. Saan ko hahanapin yung mga datos tungkol sa mga taong ito? O yan, mapapahanap ka na ng libro, no? Iba pang mga video, no? Yan ang ano dyan. Yan ang, kasi kailangan lang yung interest ng tao about that hero ay... mabuksan para ang makita natin yung katotohanan tungkol sa mga bayaning ito at yung kanilang naging ambag. Kasi bakit may bayani? Simple lang naman eh, magpakatao para may halimbawa tayo ng pagpapakatao. So kung minumura mo yung taong hindi sumasang-ayon sa iyo, nagiging magandang halimbawa ba yung mga ipinaglalaban mo? Mm-hmm. Diba? Kung nilalait mo yung mga hindi sumasang-ayon sa'yo, minsan ako din eh, napapalait din. Nagsisisi ako sa Diyos na ginawa ko yan eh. Pero wala tayong magagawa, tao lang tayo. Correct. But again, kasi kaya kailangan magigising tayo minsan eh, na tama pa ba, mali pa ba yung ginagawa natin? Sabi ni Gregoria de Jesus, pagsikapan mo ang ipagkakaisa ng iyong bayan upang walang maging sagabal sa kasarinlan. Ibig sabihin, kapag nag-aaway-aaway ang mga Pilipino, sagabal ito sa kasarinlan. Ang mga bayani natin, parang dapat pinapaalala natin sila para mag-unify tayo sa mga values o dun sa mga halagahin. Huwag ng values, kalooban ng bayan. Diba? So yun ang, in the end, kabuti ang loob, ang punot dulo ng lahat. Nagiging mabuti ba yung loob natin? Ang pinapanood natin ng maraming views, yung nagmumura. Ang maraming views, yung nanlalait. Yung maraming views, yung naninirang walang batayan. No? Kasi pwede mo namang
mag-criticize ng isang personalidad sa kasaysayan kung may batayan. Eh, walang batayan yung iba, tapos naglilinis pa ng mga kung ano. Parang kailangan extreme. Na hindi dapat ganun eh. Kaya nga dapat nasa ano tayo pumpo. Hindi naman sa pumagitna. Manindigan ka pa rin. Pero makinig ka rin sa iba. Hindi yung laging mainit ang ulo mo. Kagatlabi pa si Professor noon after. Professor, ano, meron ba tayong kaparehong bansa na ganito yung sitwasyon na ang lala ng historical distortion and yung ganito, same scenario sa atin na parang nababago yung kasaysayan? Well, ano eh, hindi ako masyadong aware. Sa, kasi ang dito lang sa kasaysayan, ganito kasi yan eh. Bakit binabago ang kasaysayan? Kasi may makikinabang sa kasalukuyan. So, usually sa ibang bansa, Estados Unidos, Russia, halimbawa, ang binabago dyan, yung mga facts ng mga issues ngayon. Yung distortion is mainly on the present. Kasi wala namang makikinabang sa kanila kung sirahan nila si Nixon eh. Diba? Merong mga, ano, kunwari, halimbawa, si Nixon, masama ng papel niya dahil sa Watergate. Pero tinitignan din na maganda yung nagawa niya sa foreign policy. Foreign affairs, na mas maging safe ang mundo. Ganon din si Johnson, yung Vietnam War, yung pagpapatuloy ng Vietnam War na binabanggit na kahinaan niya yon, pero pinapakita rin na si Johnson ang nagbigay ng pinakamalaking reforma. Oo, civil rights. Civil rights and social justice. Nakakalimutan niya, ha? Correct. So, ibig sabihin, pwede naman ganon yung pagtingin natin sa mga personalidad ng kasaysayan na nuance, balance. Pero ang problema, magsalita ka lang ng pangit tungkol sa isang personalidad, sasabihin, bias ka na. Eh pareho kung sinabi yung kagandahan nila at saka yung kasamaan nila eh. So yun yung problema dyan. So dito sa Pilipinas, malala dahil may kasi bakit mo ba naman iibahin ng past? Eh past na nga yun, di ba? Pero dahil nga may makikinabang, dahil nga nagamit sa politika yung memorya ng ilan. Sabi, Jose Rizal, wala naman nagbabago ng facts about Rizal masyado kasi wala namang makikinabang dyan eh. Walang politically magigain dyan. Ganon din kay Bonifacio. So wala naman tumakbong Bonifacio. Quirino, si Quirino, gumaganda yung papel niya sa kasaysayan kahit na may mga pagkukulang siya. Bakit? So wala namang nakikinabang na Quirino. Hindi naman tumakbo si Cory Quirino. Tumatakbo lang siya sa fitness. Easy! Pero hindi siya tumakbo ng politika. Diba? Oo. Pero ano nga ba, para sa mga nakatutok sa atin ngayon, na curious malaman, paano ba pinipili ang mga bayani natin? Anong criteria? Kung baga ko sa Binibining Pilipinas, di ba may criteria for judging sa ating mga bayani dito sa Pilipinas? Anong criteria para matawag na isa kang pambansang bayani? Wala. Wala. Kasi, seryoso? Hindi, nag-set up ang National Historical Institute noon, ng committee. Noong panahon ni FBR, kaya natin to, panahon ni Fidel B. Ramos, nag-set up ng National Heroes Committee. Tapos nagkaroon lang sila ng criteria. At nagsabi sila, ito ang walong pambansang bayani. Hindi rin natuloy. Kasi magiging issue pa, sino yung hindi sinama, sino yung sinama eh. So, ang nangyayari ngayon, parang kung sino ang bayani, pagkilala ng sambayanan, lalo na sa panahon matapos ang kanyang kamatayan. So, halimbawa, kaya si Rizal, Bonifacio, Marcelo del Pilar, di ba? Yung mga nagtatag ng nasyon natin. And, undeniably, nung namatay si Ninoy Aquino, kinilalang bayani. Dahil 2 milyon yung nakapaglibing sa kanya eh. Instant yung kanyang public acclamation ang tawag doon, DJ Chacha. Ibig sabihin, pagkilala ng sambayanan. So, syempre, every time naman, tinatanggap naman natin yan. Kasi, you know, in all fairness, ganito yan, ha? Yung mga sinasabing masama about Ninoy Aquino, hindi naman namin dininay yan, eh. Kaso, kinocontextualize natin. Ibig sabihin, bakit siya nangyayari noong panahon na yun? And, kailangan tignan mo, ang kasaysayan, hindi kayong kumukuha ka ng patsi-patsi, hindi mo tinitignan yung kabuuan, and nagkaroon ng transformation si Ninoy sa kulungan, eh. Nagkaroon siya ng pagbabagong pananaw noon. So ang hina-highlight mo lang yung nangyari sa kanya nung nasa preso siya, eh talagang masama ang magiging tingin mo sa kanya bago siya nakulong. I-highlight mo yung kanyang pagbabagong loob. Dahil yan ay documented.
yan ay nasa kasulatan. Mm-hmm. So, yan ang ginagawa ngayon, nawawala sa konteksto yung mga bagay-bagay. Mm-hmm. Sa panahon ngayon na digital na yung ating mundo, no? At kakaunti na lang ang nagbabasa, nagre-research tungkol sa mga bayani, tungkol sa kasaysayan, mas maraming naniniwala sa TikTok, sa vloggers at sa YouTube. May chance pa ba, Professor, para itama ang paniniwala, baluktot na paniniwala ng iba? Ay, naku, salamat sa tanong mo. Dahil ibig sabihin, may mga gusto pa rin mangyari yan. Kaso, syempre, ang sasabi ko na lang dyan, by the way, sa TikTok, no? Di ako masyado nagti-TikTok, pero si Mighty Magulang, yan, panoorin nyo, magandang mga TikTok niya, no? Ang kailangan lang siguro, ako, maniwala tayo na ang politika ay nagmamaliw. Hindi naman yan forever, yung mga uso ngayon, eh. Si Rizal, Tito Lord, di ba? Naalala mo nung panahon ng 1950s? Di ba? Halos siraan na yan, eh. Na hindi siya ang tamang national hero natin. Mm-hmm. Pero, siya pa rin ang national hero natin. Bakit? Kasi in the end, ang walang mapatunayan na batay sa ebidensya ay magmamaliw basta natapos na yung panahon ng politika na yan. Mm-hmm. Mm-hmm. Pagdating na, kaya kailangan lang, patuloy lang, kahit walang nakikinig sa akin, kahit na walang ginawa yung mga ibang tao dyan, kundi apihin ako sa, dapat din na talaga ako pumapayag na lumitaw sa inyo kasi wala naman akong inaabot sa mga viewers nyo, kundi panlalait. Mm-hmm. Eh wala naman akong magagawa eh, kasi kailangan gawin ko itong trabaho ko. At maniwala lang na pagdating ng panahon, may babasa rin yan. Correct. Tito Shaw, alam mo? Dapat may Danyos na yung TV5 sa akin sa dami ng inaabot kong trolling. Eh, tayo yung sumalang kay Tito Shaw sa mga pinakain siya sa mga leon. Oo, pero ang tunay na Shaw Chua, gagawin pa rin ang kanyang tungkulin bilang isang public historian. Mm-mm. Tito Shaw, maraming salamat sa oras mo. Nagbibiro lang ako, ha? Oo. Nagbibiro lang ako. I love you, TV5. I love you, Radio 5. Mahal na mahal ko kayong lahat at patuloy ako maglilingkod sa inyo. Salamat po at makasaysayang araw. Makasaysayang araw din siya, Tito Shaw. Thank you so much. Ed Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radio 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.